Hello guys! Welcome to my channel. For today, isi-share ko sa inyo ang mga requirements and ano ba ang dapat gawin bago ka umuwi ng Taiwan. Then, ilang days ba ang mga quarantine, kung vaccine ka ba or unvaccine, mga ganyan guys. So, kung gusto nyo malaman, keep on watching. Requirements bago ka umuwi ng Taiwan is PCR test. Saan ba makikita or saan ba makukuha ang PCR test? Kung mayroon kayong malapit na hospital sa lugar nyo, pwede nyo i-check doon kung pwede sila mag-PCR test. So, bago kayo pumunta doon, is ipapa-schedule nyo yung PCR test nyo. Then, pag na-schedule nyo na, sasabihan kayo kung kailan kayo pupunta, diba? Then, pagpunta nyo doon, next day, is kailangan dala nyo na yung passport, ARC, and health card. Then, kailangan din ng ticket ng flight nyo. So, may hospital na hinahanap lang yung ticket ng flight, tinitignan lang nila yung kailan ng flight. So, make sure na dala nyo yung mga requirements for PCR test. Pero, mas maganda rin na i-print out nyo yung ticket nyo kasi fina-file nila dun yung plane ticket. Ayan. So, next naman is pag nakuha nyo na yung PCR test, yeah. Pero depende sa hospital kung kailan nyo pwedeng makuha yung PCR test. Pero kung gusto nyo iparush, mag-add kayo na fee. So, para, kasi nung nag-PCR test ako, 3,500 yung binayad ko. So, yung iba naman, kung pinaparush naman, minsan may 4,500, mga ganyan. So, pag okay ng PCR test, and then, kailangan ng one health pass. So, yung one health pass is kailangan nun yun dun mag-register. Then, kailangan nyo i-screenshot dun yung QR code. Yan, tinitingnan yan sa airport pa lang ng Taiwan. So, sinacheck nila yun kung meron kayo. Kailan ba ito pwede i-register? So, 3 days before the flight or 24 hours pwede. Yes, mga ganyan. Huwag lang yung sobra-sobra or 4 days pa lang or 5 days pa lang is nag-register na kayo. So, invalid yun, guys. So, 3 days or 24 hours flight is okay. Ayan. Maraming nalilito niyan kasi ako din. Di ko alam yun. Pero kasi ako, 2 days before the flight is nag-register na ako. Yung ba naman, 24 hours before the flight. Nag-register sila sa One Health Pass. Ayan. Ito guys, para sa quarantine. So, ilan days ba pwede ma-quarantine kung unvaccine or vaccine ka ba? Kung vaccinated ka guys, is aabot ng 3 days ang quarantine nyo. Then, kailangan din magpa-subtest. So, sasabihan kayo ng OWA staff. Yan, kung kailan ba yung PCR test nyo. Then, pag nakuha nyo yung result ng PCR test, is, ayan, pwede na kayong umuwi. And, kung hindi ka naman vaccine, or unvaccine ka, ang quarantine mo is aabot ng 7 days or 5 days. Ayan. Pero may depende naman, depende sa
nasabihin ng OWA staff. Kasi merong vaccinated, 5 days yung quarantine niya. So, namumove din ng day. Diba? Nanalagdagan yung quarantine day. So, kailangan mas okay na vaccinated ka para mas maikli yung quarantine nyo. Yan. Kailangan ipasump test muna din. Makukuha yung result, tsaka kayo makuha eh. Then, sa hotel naman, is depende kung saan kayo dadalhin ng OWA. So, sagot ng OWA, ang hotel, and ang food nyo, breakfast, lunch, and dinner. So, depende kung maganda or pangit yung mapunta nyo hotel. Pero mas sa akin, kasi nandito kami sa Pedro Hill Eurotel. Ayan, dito kami lagay na ko. And yung pala, kailangan pala pag hawak nyo na yung mga requirements, diba? Pagbaba nyo ng Philippines, Philippine Airport. Hinahanap nila yung PCR test agad. Kailangan nyo na i-ready yung screenshot ng QR code ng One Health Pass. Tapos may mga form doon na pinipilapan. So, kailangan nyo lang pilapan yun. And then, ayun na. Diniyahatin na kayo sa hotel. Pupuntahan nyo. Yan. And, pagbaba nyo ng Pilipinas is, ina-assist na kayo ng OWA staff doon. And then, may mga binibigay sila doon na pa-lunch. May mga may pa-OWA care. So, ang natanggap namin doon that day is nauwi kami ng January 6. Nagbigay sila ng pa-lunch. Ayan, may pa-lunch sila. And then, nagbigay sila ng OWA care. So, ito yung OWA care, guys. Yes, what? Ayan. OWA care. May mga, syempre, ang laman nito is pagkain. So, ayan. O-open natin. Iabot din sila. I-assist na nila agad dun sa may airport. Ayan, the one is mukwan. Ayan, this is mukwan. Yung mga pwede nyo kainin yan sa hotel. Napupunta nyo syempre. Malalami tayo na may makalang. And kailangan nyo ng mga pasnak. So go. And Mr. Chips. And depende kung ano yung binibigay sa nyo. Boy, bawa. Diba kahit paano is may makakain kayo sa loob ng hotel ng ilang araw. So, that's the home care. So, mas maganda pala guys is magpa-member na kayo ng OWA. Mas okay, diba? Para sigurado na minsan chine-check, baka mamaya check nila kung member ka or hindi. So, pagtapos ng quarantine nyo guys, depende kung gusto nyo magpasundo sa hotel or magpapahatid kayo sa lugar na malapit sa inyo. Iahatid kayo guys kung medyo province pa yung lugar nyo. Iahatid kayo sa mga bus station or mga malapit na sakayan or mapunta sa inyo. Ayan. Then, kung magpapasundo kayo, pwede naman din. So, dapat i-contact nyo na yung family nyo kung gusto din ba kayo or hindi. Diba? Then, pwede naman kayong magbahatid. Iahatid kayo kung saan yung lugar na malapit sa inyo. So, that's all guys! Sana is nakatulong yung mga tips ko about pag-uwi nyo sa Pilipinas. It's a for good na sa Pilipinas. So, thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye!